That's illegal. That's illegal. Ah, hindi ka pwede magdala ng baril. Tapos ng ambush, biglang dumami. Opo, sir. Okay, nagpagawa ka siya ng threat assessment sa inyo. Kasi, Mr. Chair, anybody can invent. Pwede mag-invento. At lahat, magkakaroon agad ng sandamak. Pwede gago na kayo ng threat assessment against bodyguards. Na ang dami nila at may mga baril sila, wala man lang silang training sa PSG. License? Mayor. Ah, see that? Nagdadala ka na, ulingin kita ngayon. Nagdadala ka na, baril Lemur, dadala mo. Sigurado kayo, wala kayong kinalaman doon sa mga pangyayari? Wala po. Walang kinalaman at walang alam. May alam kayo o wala? Wala po talagang alam po. Anyway, Mr. Chair. Yes, wait. Okay, all these bodyguards mentioned doon sa person of interest, total, ni-request ko na rin sa pinaka-bodyguard, main bodyguard ni Mayor. Payag ba kayo mag-submit yourself to a lie detector test na para mapatunayan na wala talaga yung kinalaman dito sa ibinibintang sa inyo na kayo po yung person of interest o dapat hindi kayo person of interest? Ito yung voluntary. Payag ba kayo? Opo, sir. At ikaw? Opo, yes, honor. Okay. Thank you. Thank you for your honesty. Gusto ninyo. So, anyway, wala naman kayo tatago kung wala talaga kayong kinalaman, di ba? So, para klaro, para transparent tayo, di ba? Huwag kayo matakot. Nandiyan si Lord, nanonood sa atin. Kung wala tayo kasalanan, wala tayo dapat katatakutan, di ba? Huwag kayo mag-alala. Lalabas at lalabas sa katotohanan nito dahil ang police hindi ihinto yan sa pag-imbestiga at ang NBI. Tuloy-tuloy yung investigasyon nila. So mayroon bang gusto magsalita? Before we proceed to the next item? Wala na? Okay na? Kayo, mga police. Dagdag niyo. Side ninyo, Mayor. Mayroon bang gusto magsalita? Sir? Yeah, go ahead. Yung sinabi po kanina ni Roel Alameda po, sir, na nagja-jogging po ako sa park. Hindi po ako nagja-jogging dun kahit nung natapos na yung park, sir. Hindi po siya nagja-jogging doon na Roel Alameda. Excuse me po, Your Honor. Hindi po siya, sir, yung mga bodyguard niya po. Alam po namin na unregistered po yun, sir, kasi nakasabayan po ng misis ko and then yung mga anak ko nag-apply po ng LTAP. Yung mga bodyguard po niya, yung mga nagja-jogging doon, sir. Actually, marami pong mga nagre-report sa amin, sir. Yung gusto ding tumulong na yung mga bodyguard daw ni Brian. Kung minsan nakita ko rin po, nagja-jogging po talaga, halos malaglag na yung mga baril po nila, sir. So, hindi pala ikaw ang nagja-jogging, yung mga bodyguard mo, at may halos nalaglag na yung mga baril. Mr. Chet, talong ko lang. Bakit magba-jogging ang mga bodyguard na may nakasukbit ng baril? Di ba pag nag-jogging ka, sports attire ka at wala ka dapat baril? Bakit nag-jogging na may baril? Yun nga po ang hindi ko maintindihan, sir, kung bakit ginagawa po nila yun, sir. Ano yung short nila? Nakamaong? Naka-shorts? Hindi, may short po. May bag po yung mga yun, sir. Kasi nakikita mo talagang mga baril po yung mga laman nila, sir. Ano yung grupo sa nag-jogging tapos lahat sila di baril? Hindi naman po, sir. Hindi naman po grupo, sir. Marami din po yung mga kamag-anak po namin, sir, na nagsasabi na nagkikwento po sa amin na minsan nakita ko rin po tapos nakikita po din po nila yung nag-jogging. Opo. Tapos sportswear, tapos may sukbit ng baril. Opo, sir. Tapos nahulog yung baril. Hindi naman po, sir. Halos mahulog na daw po yung baril, sir. Ganun po yung description ng mga... Kasi nakikita ko sa mga ibang VIP, especially sa US, yung Secret Service. Pag nagja-jogging yung presidente, nagja-jogging din yung Secret Service, although naka-sportswear, may mga sukbit ng baril. Parang ganun ang dating. So walang kasamang VIP. Wala po, sir. Wala po. So wala silang sinasabayan na na-jogger. Wala po, sir. Wala po. Okay, nagja-jogging lang sila, tapos may kanya-kanyang bit-bit na baril. Bakit natatakot yung mga bodyguard nila? Ba't nagdadala ng baril? Yung mga bodyguard kahit nagja-jogging? Yun po ang hindi ko maintindihan, sir, kung bakit po. Kahit nga sa loob ng munsipyo, sir, di ba, di baril po sila, sir. Hindi po namin maintindihan, sir, kung bakit kahit sa loob ng opisina po ni Mayor, may mga long po sila, ang dami niya pong bodyguard. Nagtataka rin po kami, Mr. Sir. Alam mo, yan yung problema natin, Senator Tolpo, eh. Ang police, mag-jogging, ayaw magdala ng baril. Tamad yung pulis eh.
kahit sila ang authorized na magdala ng baril, ayaw magdala ng baril yan kung mag-jogging. Ang civilian, kahit hindi sila authorized magdala ng baril, protect-jogging, magdadala ng baril. So, ibig sabihin, ito, ganyan ka-power tripping yung mga bodyguard na nabigyan ng kunting power. Magbigyan ng isang mayor ng kunting power, yun na, power tripping na. Kahit nag-jogging, magdadala ng baril. So, makita mo talaga na parang feeling ko sila, feeling legal, feeling authorized dahil mayor nila ang boss nila. So, ganun ang nangyari dyan. Please, ayaw authorized magdala ng baril. Ayaw. Ayaw magdala ng baril, lalo na pag nagja-jogging. Itong hindi authorized, mahilig magdala ng baril. So, anong magiging conclusion natin dyan? Matanong ko lang, Mr. Chair, si Mayor. Mayor Chan, bakit ang dami niyong bodyguard at long firearms pa ang dala ng mga bodyguard ninyo? Anong reason? Meron ba kayong death threat? Meron po noon, sir. Saan galing? At siyan po ba yung na-process na yung death threat? Kung saan ang galing yan? Lumapit na ho kayo sa PNP? Ito ba recorded? Naka-blatter sa PNP? Yung meron kang death threat? Kailan niyo po binatter yan? Pinoseso ba ng PNP yan para kayo po mapayaga na magkaroon ng napakaraming bodyguard at mga long firearms? Po yung threat assessment po. Sino pong gumawa ng threat assessment? Sila Epe po. Ito? Si Major Mukay? So Major Mukay, anong klaseng threat assessment ang ginawa mo para payagan mo magkaroon ng sandamakbak na bodyguard at si Mayor up to the fact na pati ba naman long firearms, pinapayagan siya magdala? Anong klase, anong naging resulta ng threat assessment ninyo? Pinapasa po kami ng threat assessment, sir. Doon sa after na nung nangyari yung ano, sir, nung Alameda case, sir. Kaya pinasa namin, sir, based on doon sa Alameda case, sir. So, after na nangyari, saka sila naghingi ng threat assessment? Yes, sir. So, ibig sabihin, Mayor, takot ka na baka ng tampo ni Vice Mayor dahil saka ka lang nakafill ng threat after namatay yung Vice Mayor mo. After pinatay yung Vice Mayor mo. Hindi po ako nag-appeal po. Bale si Hepe pang pumunta sa akin para magkaroon ng threat assessment po. Okay, singit ako. Sige, go ahead. Mr. Chair, pero bago na-ambush si Vice Mayor Alameda, ganun na din ba kadami ang security ni Mayor? Yes, sir. What I know, sir, is nung last na election pa sila andun na, sir. Kaya nga. Yes, sir. So, even before the ambush, marami ng bodyguard si Mayor. Opo, sir. At nagdadala ng mga long firearms. At ginawa niyo ba ng threat assessment yun? Wala po, sir. Wala? Yes, sir. So bakit nyo ina-allow, ikaw ang chief of police, may kita nyo isang mayor, sandamakmak ang bodyguard, hindi ka ba na-alarma doon? Bakit ka muna, private army nito, ang daming bodyguards. Hindi mo malang nilapitan si mayor, mayor, ang dami nyo pa at ang bodyguard. Pwede ho bang malaman? From my assumption, sir, last December, sir, wala na pa po akong na threat or mga mangyayari, sir. Okay, threat. So wala ka alam na threat. So dapat doon pala, na-alarma ka na, wala palang threat to sa iyong pagtingin, bakit ang dami-dami yung bodyguard at mahaba pang baril na dala? Yes, sir, yun po yung hindi ko sir. Di wala naman po akong naramdaman or na... Kaya nga, pero alam mo na marami siyang bodyguard, nakikita mo yan, imposible, may intel ka na... Ang daming bodyguard nitong isang mayor, wala naman palang sa assessment, wala naman palang threat, at long firearms mga dala, anong meron? Sana man lang, gumawa ka ng investigation o kahit man lang lumapit ka kay mayor para magtanong, mayor, baka makatulong ko sa'yo, kung nahihiya ka sa kanya, baka makatulong ko sa'yo, e ang daming bodyguard at meron ka mga long firearms, ano bang meron? Bilang chief of police, you have the right and authority to confront and ask the mayor. Yes, sir. But you did not. Ang nakikita ko po, sir, na bodyguard niyo nun, sir, dalawa lang po, sir. Si Mr. Dennis De Guzman, sir, at meron pa pong isa, sir, na hindi ko lang alam yung pangalan, sir. Dalawa yung una nakita mo? Yes, sir. Na merong long firearm? Wala po akong nakikita ng long firearm, sir. Oh, so dalawa nakita mo. And then, matapos ng ambush, biglang dumami? Opo, sir. Okay. Nagpagawa siya ng threat assessment sa inyo? Bale, inano namin, sir, yung threat assessment niya, sir. So, naging basihan namin, sir, is yung... sa nangyaring sir, sa Alameda case, sir. Teka muna. So, base lamang ng nangyari doon kay Vice Mayor Alameda, sinabi niyo na agad, kailangan niya magkaroon ng bodyguard, maraming bodyguard kasi meron siyang death threat. Hindi, kailangan sa threat assessment para bigyan mo ng PTC
ang isang civilian, katulad ko, nung mag-apply ako ng PTC, katakot-takot ang threat assessment, kaya lang magbigay pa ako ng mga text messages, magbigay pa ako ng mga chat, etc., etc., mga sulat na pinadala sa aking radio station. I have to undergo that kind of process. In this case, assessment, ina-assume mo lang dahil namatay si Vice Mayor, inambush si Vice Mayor, at maaari siyang ang suspect or person of interest, kaya in-assess mo na agad na kailangan niya ng maraming bodyguard at long firearms? Hindi po, sir. Bale, na-interview din ng personnel natin si Mayor, sir, na siya rin mismo ang nag-ano na may threat, sir. Kaya ano nga, ano yung pinakita niyang threat sa'yo? Wala po, sir. Verbal lang na sinabi niya na ano, sir. Na so, ibig sabihin, kahit na sinong sipulato lumapit sa'yo, sabihin, Major, may death threat ako. Okay, sige. Mag-bodyguard ka niya ng sandamakmak. So, wala kang hinihingi ng mga ebidensya, documents. Dapat dokumentado yung mga death threats. Wala po, sir. Kasi, kasi Mr. Chair, anybody can invent. Pwede mag-invento. At lahat magkakaroon agad ng sandamakmak na bodyguard. Is that the way you do threat assessment? From the person you're doing assessment, just by his mouth saying na I have a death threat and that's it. Naniniwala ka na. Bible truth na yun sa'yo. Yes po sir, yan po yung ginawa namin sir. Then, threat assessment kay Mayor nun sir. Then you should undergo training, seminar and training to do a proper threat assessment. Hindi tama yung threat assessment mo yan. Just because na-ambush si Vice Mayor agad-agad, i-assess mo na agad na meron siyang death threat kahit wala naman palang ebidensya, wala naman palang mga tawag sa telepono, recorded conversation, o video, o even chat, o text, wala man lang ganon. So, not counted yung threat assessment, dapat may mga ganong klaseng ebidensya. You follow me? Yes, sir. Yes, sir. So, i-retrain siguro ito, i-seminar itong mga polis na ito. Kailangan ng kuan ito? Kailangan i-remind itong mga polis natin about our policy against private armed group. Maraming nakalimutan na niyo yan. What is the definition of private armed group? Two or more armed. So yan, kay Mayor, masusubra pa sa dalawa. So private armed group na yun. Ang sabi mo, General Rambawa. Sir, pertaining to that, the threat assessment, after the killing of Vice Mayor Alameda and the killing of two weeks after the killing, follows the death of killing of Governor Degamo of in Visayas. We were called to attend a command conference in Kamkrame, and we were directed to conduct threat assessment to all elected government officials, and that was parallel to the preparation of the barangay and Sangguniang Kabataan elections 2023, and that was a preparation, sir, of on the gathering of a threat assessment to all elected government officials was a directive from the Chief PNP, the then Police General Rodolfo Osorin Jr. That prompted us, Your Honors, to visit elected government official and request to get their threat assessment, which is a timeline of submission to Kamkrame, Your Honors. Kasi, Mr. Chair, kung ganun pala, tuwing merong ma-ambush na isang politiko, kailangan pala yung katunggali niya, let's arm him to the teeth na kailangan ipaghandaan siya at bigyan siya ng maraming bodyguard kasi baka siyang babalikan. Parang ganun yung premise nyo. So lahat ng mga na-ambush na politiko, yung kanyang katunggali, kailangan bigyan ng protection? There was an assumption that there was an imminent threat to other elected government officials, Your Honor. Other government officials? Yes, sir. Pero in this case, particularly lang si Mayor lang ang nagdagdag ng bodyguard. Yung mga ibang politiko doon sa lugar, hindi naman nagdagdag. Probably, sir, it was his decision, his determination that he should add security to his... Kaya nga, when he added security, that was because
pumunta siya rito kay Major Mukay, at si Major Mukay nagbigay ng threat assessment na yes, meron ka talaga mga death threat, may dahilan ka para magkaroon ng maraming bodyguard. Yun sinasabi kanina, that shouldn't be the case. Kailangan kahit na meron nangyaring ambush sa isang politiko sa isang lugar, yung threat assessment dapat gawin tama. Dapat may mga dokumento that will magpapakitang evidence na talagang merong panta sa buhay nitong politiko na nangailangan ng maraming bodyguards. Sir, but the circumstances necessitating a greater number of security personnel is not the mayor is not entitled to it. It's just his decision to maybe increase his number of security personnel. Kaya nga, if that happens, nandung po papasok yung ating kapulisan para sitahin. Parang sinasabi nga ni Senator Bato, private armed groups na yan, ang dami-daming bodyguards, pag nagjajagi, halos malaglag na yung mga baril, nakikita po ng mga civilian, and then may mga long firearms, doon dapat maalarma na kayo. Bakit ang daming bodyguard nitong isang mayor? Diba? Mas lalo nga nagkakaroon ng threat yan. Not only threat doon sa kung sino man pinag-aano nila, pinaghandaan, threat sa komunidad. Paano ko naging trigger happy yung mga bodyguards? Yung mga bodyguards ba, did they train to be VIP bodyguards? Dumaan ba sila sa PSPG? There were no records of training, sir, of their bodyguards. Yun nga, so doon pa lamang, gagawa na kayo ng threat assessment against the bodyguards. Na ang dami nila at may mga baril sila, wala man lang silang training sa PSPG or sa any security agency for that matter. Kasi I would understand kung sila ay galing sa isang security agency, hinahin sila security because these people are trained. Kung sila hire sa gilid-gilid lang, they shouldn't be carrying guns and dapat kinukumplanta sila, especially doon sa jogging areas. Sabi ko nga, paano kung naging trigger happy lang mga ito, nagpaputok na maril, konting kalabit lang, siga ka, ba't mo ako tinititigan o kinalabit na maril. So, yun po ang nakaalarma, General. Hindi lang sa ganun, si Turtol po. Hindi. It happens na nagja-jogging ka rin doon sa plaza na yon. Nalaglag yung baril ng isang bodyguard na walang training. Pumutok. Loaded, naka-open hammer, pumutok, tinamaan ka ngayon. Ay, nako. General, can I speak? Hintay ka lang muna. I will go to you later. Patapusin muna si Turtle po. Tawagan kita mamaya. Yan ang mahirap kapag ganun ang mangyayari sa atin. So, this is a lesson to all NP units. Hindi lang particularly Region 2 or Cagayan Province, Cagayan Region. Sa lahat na ito, tingnan nyo yung mga local, not only the mayors. Alam natin marami dyan na mga politiko, congressman o konsehal na sangkatutak ang bodyguard ng mga civilian. That's already private army. Definition natin ng private army is only two or more. So private army yan, then they are liable. Lalong-lalo na kung wala silang authority to bear firearms. That's illegal. So dapat gawin yung action, appropriate action. So I'm reminding the whole PNP, dapat ganun ang action ninyo. Huwag kayo magpabaya. Dahil nga, pag magpabaya kayo, yun na, magkakaroon na ng krimen afterwards. So, Mr. Chair, magsimula muna. So, next time, siguro, a reminder sa ating mga taga-PNP from the chief of police down, kapag may ganong insidente na may na-ambush na isang politiko sa isang lugar, huwag nyo agad i-assume na yung katunggali niya ay maaring suspect at babalikan. It could be possible suspect later at babalikan siya. Kaya papabayaan lang natin na magkaroon siya ng maraming bodyguard. In this case, you, Mr. Mukay, nung nagpagawa siya ng threat assessment sa iyo, sabi mo, oo, meron nga ikaw possibility na baka may mangyari sa iyo. Yun yung lumitaw sa threat assessment mo, di ba? Na meron talagang threat. Tama? Yes, sir. We conducted interview for to our mayor, sir. Kaya nga po. So lumitaw sa inyong threat assessment na indeed meron siyang threat sa buhay niya. So imbis na pag-alaw mo, bigyan siya ng mga civilian bodyguard, sana dumaan siya sa proseso, pumunta siya sa PSPG na nag-request ng bodyguards. Kasi kung nangyari yun, at least yung mga bodyguards, dagdag bodyguards niya, is sanctioned by the PNP. Diba? Nasa batas natin.
mas lalo pa siya maprotekta na maayos kasi mga legit na mga member ng PNP ang magagwardiya sa kanya. Kung talagang lumitaw na meron siyang threat assessment, you should have recommended to him na mayor, sir, yes, meron ka ng threat assessment, then I would request as chief of police sa mas mataas sa akin, sa region o sa krami, na mag-provide ng additional 2 more policemen. Di ba? Ganun dapat. Hindi yung bahala ka na mayor, kumuha ka dyan ng isang batalyon na civilian bodyguards, no problem kasi pumasa ka na sa threat assessment ko. Di ba? I did not recommend, sir, na kukuha po ng bodyguard si... I know you did not recommend. Parang ganun na po yung nangyari. Kasi pinabayaan mo lang na magkaroon siya ng maraming bodyguard, which is the chief of police. Sa lugar na yon, meron kang karapatan na harangan yun, Mayor Wag. Hindi pwede yan. Napakarami mong bodyguard. Private army na yan, Mayor. Kung gusto mo talaga, pwede akong makatulong sa'yo. Mag-request tayo sa kamkrami, madagdagan ka ng police bodyguards na galing sa PSPG. Tama? At hindi mo lang yan karapatan. You are duty bound. You are duty bound to nasitahin si Mayor kapag ganun. Yes, sir. Duty bound ka. That is your duty. So, Sir Tortolbo, you are raising your hand? Yeah. Sir, pabubulahan ko lang po yung pagjajaging sa parke. Wala pong nagjajaging na bodyguard, sir. Walang nagjajaging? So wala daw. Well, Mr. Alameda. Sir, hindi na po issue yung jogging dyan, sir. Ang issue po dyan, sir, yung mga nagdadala kayo ng mga baril na unlicensed. Alam, hindi na naman po... Sir, talungin kita, Dennis D. Guzman, may baril ka? Opo. License? Mayor po. Ah, see that? Nagdadala ka na, ulingin kita ngayon. Nagdadala ka na baril ni Mayor, dadala mo. Wala po man, hindi po. Hindi, pag nag-duty ka, baril ni Mayor, hawak-hawak mo? That's illegal. That's illegal. Ah, hindi ka pwede magdala ng baril ni Mayor. Kahit na lisensyado yun sa pangalan ni Mayor, hindi lisensyado sa'yo. Pero po, Your Honor, ala pong nagja-jogging na... Ala, hindi lang sa jogging. Wala na tayo sa jogging dito. Dito tayo sa pagdadala mo ng armas. Hipe, take note. Yes, sir. Itong mga bodyguard na ito, pag may dardalang arwas, aristuhin mo, ha? Yes, sir. Ha? Yes, hindi sir. Po pwede yung porque bodyguard ng mayor, tahasang magbabayolit nila ng batas. Chairman. That's not acceptable. Mr. Chair, pwede mo kasi. Well, okay. Mismo lang galing sa bibig niya na yung baril niya, baril ni mayor. Hipe, so, hindi mo man lang chinek yung dagdag bodyguard niya na sa tinanong mo man lang sana si Mayor, Mayor, yung mga bodyguard mo may mga lisensya ba yung mga baril nila? Hindi mo tinanong si Mayor na hindi ka na alarma na nagdagdag bodyguard si Mayor, mga civilian at long firearms pa. Hindi mo man lang tinanong sa kanya na Mayor, yung mga bodyguard natin diyan at mga bodyguard mo diyan na nadagdagan ka ng kung ilang piraso yan, sila ba ay may mga permit to carry o meron ba silang permit to carry outside kahit man lang PTC kahit man lang halimbawa na lang, okay, yung PTC, did you ask the mayor? Yes, Your Honor, actually, Your Honor, na-recommend din natin kaya nga nagkaroon ng L-top caravan dun sa Apari, sir, kaya nag-apply ata sila, sir, lahat ng bodyguard ni mayor, sir. Pero ang ibig sabihin, nung umpisa pa lamang na nakita mo ng mga bodyguard niya, civilian, at may mga dalang baril, hindi mo man lang sinita. Duty bound ka, sabi nga ni Senator Bato, and mind you, dating PNP chief siya. O duty bound ka na para sitahin sila. Na, teka muna, mga Brad, yung mga baril na bit-bit nyo, may mga lisensya ba yan? Ginawa mo ba yon? Kasi kung ginawa mo yon, na-aresto na sana mga to. Kung gagawin mo ng tamang trabaho mo. Kasi sabi niya, wala raw lisensya, yung baril hawak niya kasi baril doon ni Mayor. Doon pa lamang, hinuli mo na sana siya. Pero I know, hindi niya kayang huliin kasi, again, he's beholden to the mayor. We understand. But then again, aminin mo na lang na napabayaan mo yung ganon, pero this time around, never. Never na mangyari yan. Okay? Yes, Your Honor. Ha?
Yes, sir. Alam ko yung shortcomings mo. Aminin mo lang na napabayaan mo si Mayor na maghawak ng bodyguard na marami. Pero ngayon, dapat hindi na po pwede yan. Not in my time, sabihan mo si Mayor. Mayor, kahit ikaw ang mayor dito, ako ang hipi ng pulis dito, ako magpapatupad ng batas, you cannot do that. Pero Mr. Chair, again, kailangan mabago natin yung batas. Yun nga. Mabago natin yung batas. Naalisin na sa kapangyarihan ng mga mayor, ng mga politiko, yung ating PNP. Dapat national na ang mag-assign ng chief of police, PD, RD, sa mga iba't ibang lugar ng Pilipinas, hindi na po yung mga politiko. Yung ayun siya din, nag-file kaya, nagpa-file ako ng amendment yan. Mag-file ka rin para marami tayo mag-file. Yes, Mr. Thank you, Senator Tulfo. So, sino pang gusto magsalita? Okay na tayo? Ha? Paki-play nga yung video, yung ambush incident. Paki-play. Itingnan natin.